Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Rowena Traje. Thank you so much to always supporting my YouTube channel. If you are new to my channel, can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload video. So guys, be with me till the end of my video. Nang sa gayon, malaman po ninyo yung mga word of God na isi-share ko po sa inyo today. So, who never fails to love you? Sa ating sitwasyon, makikita natin na God is with us. Kung gaano niya tayo kamahal na pinoproteksyonan na niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalakasan na nagmumula sa kanya. Na kahit tayo ay malayo sa ating mga pamilya, iniingatan niya ang ating mga pamilya. Pinoproteksyonan away from the viruses, away from the evil one. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Hindi man natin nakikita ang ating Diyos, but His Holy Spirit ay nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. At dito niya pinapakita sa kanyang mga salita na He loved you. Na ang ating Diyos ay namatay sa cross para lang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa lahat. So, although napakaraming mga struggles na ating nararanasan dito sa mundo, so kailangan lang nating magtiwala. Magkaroon ng, matuto tayong maghintay sa mga bagay-bagay na gusto nating marating sa buhay. Kailangan nating i-wait yung God's process, God's timing sa buhay natin. Dahil alam ng Lord kung ano ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Kailangan lang tayo ay magkaroon ng patient at magantay yung process ni Lord sa buhay natin. Kasi ang ating Diyos ay pinapakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Na talagang siya yung nag-sacrifice. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para lang tayong lahat ay magkaroon ng eternal life in heaven. Sinabi niya sa kanyang salita, in Deuteronomy 31 verse 8, He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sinabi ng ating Panginoon na kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok or struggle sa ating buhay, kailangan tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Always fix our eyes to our God because He is the creator of all things in this earth. Huwag tayong magtampo sa ating Panginoon kung yung mga prayer request natin ay hindi pa sinasagot ng ating Panginoon. Kailangan lang tayong magantay ng perfect timing ni Lord, hindi yung perfect timing natin, kundi yung perfect timing ni Lord sa buhay natin. Dahil lahat naman tayo ay pagpapalain ng Lord. Lahat ng mga hinaing natin, lahat ng mga daing natin sa ating Diyos na buhay ay ipagkakatiwala niya sa atin. So, kailangan mag-wait tayo. Be patient sa pag-wait dahil yung process ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin is mas maganda ang process ni Lord kaysa yung process natin, yung mga desires natin, yung mga pangarap natin. We know in Jeremiah 29 verse 11, sa plano ng ating Panginoon, sinabi niya, Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So, napakagandang future ang inalaan ni Lord sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, kailangan nating i-obey yung mga salita at pangako ng ating Diyos. Dahil si Lord na nangako sa buhay natin, siya po ay tapat at makapangyarihan sa lahat. Huwag po tayong umasa sa pangako ng tao. Umasa tayo sa pangako ng ating Panginoon na in our struggles, in our pagsubok sa buhay, magtiwala tayo sa ating Diyos. Na He will never leave us. He will never forsake us. Sa mga struggles natin, sa mga pagsubok natin, always fix our eyes to our God. Huwag po tayong lumayo or tumalikod sa ating Panginoon, kundi patuloy tayong mag-init sa presensya ng ating Diyos. Patuloy tayong magtiwala kahit na nakakaranas tayo ng mga pagsubok,
mabigat man, financial man, or whatsoever na mga problema na nararanasan ng bawat isa, tayo ay matutong magpakumbaba, magtiwala sa ating Diyos. Dahil sa mga pagsubok na nararanasan natin, kalakip niyan ay pagpapala. Kapag tayo ay handang sumunod sa mga pangako ng ating Panginoon. Dahil lahat ng anak ni Lord na nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya pinababayaan, hindi niya pinagkukulang, bagkus lalo pa niyang pinapakita na ikaw ay anak niya. Lalo niyang binubuhos yung mga pagpapala sa buhay mo. Hanggang makita nila na ang Diyos na iyong sinasamba, na ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya huwag na po tayong patumpik-tumpik pa, huwag na tayong sa mga nararanasan nating mga pagsubok, kailangan tayong lalong mag-init sa presensya ng ating Panginoon. Lalo tayong mag-give ng time sa ating Panginoon. Lalo natin siyang i-worship, magpasalamat tayo. At kapag binuhos na ni Lord yung mga pagpapala sa buhay natin, matuto tayong to be humble palagi. Na without Him, apart from our God, we can do nothing sa mga pagsubok na ay sa mga pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon sa buhay natin, hindi naman natin maaabot yung mga pagpapalang yan. Hindi natin maaabot yung mga desires na yan kung wala ang paggabay, pag-guide, at pag-pour out ng ating Panginoon sa buhay natin. So, kailangan tayo pa rin ay andun pa rin yung grateful natin sa ating mga puso na matuto tayong palaging magpasalamat. Maliit man, malaki man, gaano mang kaliit or kalaki ang mga nare-receive nating mga blessings, matuto tayong magpasalamat sa ating Panginoon. At matuto rin tayong always humble to our God, because our God, the creator of all things in this earth. And I hope na nagustuhan po ninyo itong shinare ko na who never fails to love you. Only God can never fails to love you. Ano man ang sitwasyon mo kapatid, magtiwala lang tayo sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, and we will overcome. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil our God is powerful. Kaya niyang ipagkaloob yung mga desires at pangarap mo sa buhay. Kaya huwag po tayong mapanghinaan ng loob, kundi lalo tayong magpalakas sa presensya ng ating Panginoon. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta po nyo sa aking YouTube channel. Thank you so much sa patuloy na panunood po nyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po, and I hope na nagustuhan po ninyo itong i-share ko po sa inyo. See you in my next upload. God bless you all. Thank you so much.